mga nandiyan, ha, sa mga kapatid nating mga vloggers, sa mga sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, makinig kayo maigi, ha? Makinig kayo maigi. Oh, marami kasing mga nagki-claim diyan. Ha? Marami nagki-claim diyan, lalong-lalo na 'yung mga nagpapakilalang mga loyalista daw. Oo, dahil daw sa kanila kaya nanalo si Bongbong Marcos. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Cervera. Tin kasi kasama po doon sa na-interview. Ayan na, dali. Oo, real talk 'yun. Oh, pagka kayo nangiti mag-isa, may naalala kayong kalokohan. Pansinin nyo, yung mga katabi ninyo, yung mga kasama nyo sa trabaho, yung mga kasama nyo sa bahay, oh, pag napansin nyo, tumatawa yan, nangingiti mag-isa, oh, may naalalang kalokohan yan. Oh. Ha? Pasok, Attorney Vic, paliwanag mo na. Taruhin din po ba natin, kasi kasama po doon sa na-interview or doon po sa mga lumalabas, hindi raw kayo nagbitiw, kundi kayo po ay sinibak bilang executive secretary. Tama yun, dahil nalaman... Ito ngayon, ha? Pakinggan ninyo, ha? Ang tanong netong si Cheryl Cosim, kung hindi ako nagkakamali. Kayo daw po ba ay hindi totoong nag-resign, kundi kayo ay sinibak. Oo, yan yung tanong, ha. Ang tanong, ang sagot, pakinggan ninyo maigi kung tama yung sagot sa tanong ni Cheryl Cosim, ha. Oo, pakinggan nyo maigi mga boss, ha, kasi pagkano hindi nyo mapapansin, eh. Pakinggan nyo maigi kung tama yung isasagot ni Attorney Vic, ha? Ah, kasi parang ewan ko kung ako lang yung nakapansin. Oh, pansinin nyo rin, dadamay ko kayo, ba? Bakala nyo, damay-damay to, ha? Oo. Oh. Sige, eto na. Pasok. Taruhin din po ba natin, kasi kasama po doon sa na-interview or doon po sa mga lumalabas, hindi raw kayo nagbitiw, kundi kayo po ay sinibak bilang executive secretary. Tama yun, dahil nalaman ko yung kanilang naging decision or party resolution. Kagabi na, siguro mga 11, 11.30, pinadala sa akin ng isang kolumnista. So binagbigay alam lang sa akin. Although Cheryl, truth of the matter, matagal na yung balakin nila ako ay tanggalin sa partido. In fact, if I may recall correctly, October 18, when I received a copy of the complaint asking me to reply within 48 hours, I immediately brought it to the knowledge of the party president, Jun Tamayo. At ang sabi ni Governor Jun Tamayo, verbatim, ang sagot niya, putya, wala akong alam dyan, pare, ah. Sandali lang. Okay lang yung mga putya-putya na yan, ha. Kita niyo yung sagot, ha. Parang ang layo kasi. Ang layo dun sa tanong ni Cheryl, di ba? Parang, pansinin niyo maigi. Ang tinatanong kasi yung pagkakatanggal niya sa pagiging executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, eh. Parang iba yung sinasagot niya. Ang sinasagot niya ngayon, yung pagkakatanggal niya naman doon sa partido. Ganun ba yun? Kapag ka ikaw ay tinanggal sa partido na kinaaniban mo at yun din ang kinaaniban din ng Pangulo, ibig sabihin ba damay-damay yun? Diba? Damay na yun. No? Pag tinanggal ka namin dito sa partido, tanggal ka rin dyan sa iyong posisyon bilang executive secretary. Ganun ba yun? Ayusin ko muna. That was his exact reply to me. When I told him, you know, John, hindi nyo kailangan gawin sa akin ito. Aalis ako ng kusa, magre-resign ako sa partido, at marami pang ibang susunod. So ano naman itong ginagawa ninyo? Yun ang sagot niya sa akin. And tatawagan daw nga niya yung grupo ng BARM. Ngayon nakikita ko lang naman sa media, ano lang ito, Cheryl, eh. Ginawa nilang media play itong internal squabble or internal politics ng political party. Bakit kailangan mong bigyan ng kopya ang media
kung ang layunin mo lang reorganize ang party, lahat naman ng partido nagre-reorganize, hindi ba? Pagka- oh, teka muna, teka muna. Kasi nga, oo, sa isang media man, oo, yung balita, doon pa niya daw nalaman. Sabi nga netong si Attorney Vic. Eh sa ano pa, media man ko pa nalaman itong balita na ito na tanggal na pala ako. O gusto pala akong tanggalin at parang matagal na pala daw siya na gustong sibakin. Eh kaya siguro sinasabi dito, mga boss, na hindi porke hindi kapartido kayo. O parang ganun eh. Porke kapartido kayo, kailangan ma-appoint kayong lahat. Kailangan meron kayong papel sa gobyerno. Parang ganun. Ang sinasabi ni Attorney Vic, kung kayo naman ay hindi naman kayo qualified dito sa mga trabahong bakante o kailangan punan dito sa gobyerno, bakit kailangan kayong ilagay? Totoo naman, no? Meron naman punto doon si Attorney Vic na bakit kailangan, hindi porke kapartido kayo, kailangan kayo na. Diba? Hindi porke kalaban at sila naman ay qualified naman doon sa trabaho, sa posisyon. Bakit hindi sila? 'Di ba? Oh, 'di ba? Sa bagay inamin niya naman na talagang sinibak nga siya. Ha? Oh, sige, tuloy. Nandiyan si Boss Chinkoy, Julieta Carino, Eva Alagao. Shout out. Oh, yun, nakapag-like na si Boss Wilfred. Sana lahat. Oo. Okay. Get aloy. Attorney Vic, ang layo ng... parang ang layo ng sagot sa tanong eh, no? Parang ang layo. Get aloy. Baka naman, no? Baka naman na ganun talaga sila. Nakapagkakaanib ka ng isang partido at lalong-lalo partido ng Pangulo, kapag kasibak ka na doon, sibak ka na rin sa posisyon mo. Sabi ni Boss Limuel, ang layo ng tanong sa sagot. O, diba? Buti napansin nyo rin. O, damay-damay na. Naguluhan din ako dyan. O, tuloy. Tapos ng eleksyon, bago mag-eleksyon, midstream kampanya, normal yon. Ba't ito makikita mo, pati yung mga ibinibintang nilang disloyalty, acts inimical to the party, and abandonment. Let me just discuss this briefly, Sherry, yung disloyalty. Dahil ba maraming mga nag-apply na hindi naman qualified, ang kanila lang lamang claim to fame ay sila yung membro ng Partido Federal ng Pilipinas. Dahil ba sila ay hindi nabigyan pagkakataong ma-appoint agad-agad? Yan ay disloyalty na sa partido. Pangalawa, yung acts inimical to the party, yan din ba ang basis ninyo? Kapag ka hindi pinagbibigyan ang kapritso ng partido, sasabihin ng disloyal at I have committed acts inimical to the party. Paano naman ang gagawin mo kung hindi naman talaga karapat dapat ma-appoint o hindi talaga qualified yung nag-a-apply? So again, wala akong ano rito, walang problema sa akin, umalis ako sa partido, expel nyo sa partido, because one thing is very, very clear with me, Sherry. My loyalty to the party ends where my loyalty to the Filipino people, to the 31.6 million Filipinos who voted for... Ito na ngayon na. Pakinggan nyo yung mga susunod na sasabihin niya. Hayaan na natin kung siguro yung sagot niya na tinanggal siya o sinibak siya, yun na rin yung sagot na totoo na sinibak siya, na hindi talaga siya nag-resign. Ha? Hindi talaga siya nag-resign, kundi sinibak siya. Yun na yung sagot sa una na sagot niya. Oo, tama daw eh. Ngayon, eto, itong mga susunod na sasabihin niya, mga boss, pakinggan nyo maigi. Sa mga nandiyan, ha? Sa mga kapatid nating mga vloggers, sa mga sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, makinig kayo maigi. Ha? Makinig kayo maigi. Marami kasing mga nagki-claim diyan. Ha? Marami nagki-claim diyan, lalong-lalo na 'yung mga nagpapakilalang mga loyalista daw. Oo, dahil daw sa kanila kaya nanalo si Bongbong Marcos. Parang utang na loob pa ni ano Bongbong Marcos 'yung hindi naman sa pilitang sabing sumuporta sila.
abay, pagkukusa nila. Tulad ko, yung pagkukusa ko na pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko ho yan na sinusumbat at hindi naman dapat na isumbat. Ay, ganyo maigi. Huwag kayong kukurap. Where my loyalty to the Filipino people, to the 31.6 million Filipinos who voted for then Bongbong Marcos, now President Bongbong Marcos. That is where my loyalty ends. Oh. Ayan na. Kita nyo. Diba? Mukhang putol nga. Ang loyalty daw niya ay dun sa mga bumoto, mga boss. Ha? Oh. Yung loyalty niya ay dun sa 31.6 million na mga Pilipino na mga bumoto. Susugan ko na. Kaya alam nyo mga boss, doon sa mga sumuporta tulad ng partido na kinaaniban dati, neto dahil sibak na nga raw siya, ay hindi naman doon dapat yung loyalty. Diba? Kundi doon sa taong bayan, tama naman si Attorney Vic doon ha. Pero sabi ko sa inyo, hindi lahat inaayunan natin. Makinig tayo ha, sa mga sinasabi, pero hindi dapat lahat pinaniniwalaan. Lahat pwede natin pakinggan yung mga tao. Ng mga nagsasalita. Ako, pwede nyo pakinggan. Pero wag lahat ay dapat paniwalaan. Oo, dahil maaaring may mali ako. Maaaring tama yung ilang mga opinion ng iba. Tulad din nila, walang perpektong tao. Diba? At sa mga nagkiklaim dyan na mapaghanap na kesyo dahil daw sa kanila. Kaya nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, abay lintik na yan. Tingin ko, sa dami ng bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, tama si Attorney Vic dahil siya si Bongbong Marcos, kaya nanalo. Diba? Bonus na lang yung pagsuporta ng mga iilan dyan. Na ngayon, ngawa lang ngawa, na sinasabi nila, dahil daw sa ginawa nila, dahil daw sa pagsuporta nila, et cetera, et cetera, et cetera. Diba? Wala hong pumilit sa inyo para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoosin nga, nakiride lang kayo eh. Sama nyo na ako. Pero sa akin, sa akin na, yung pansarili ko, yun ay pagkukusang loob ko. Kaya nga, sa totoo lang, hindi na nga ho ako nagbablog nun eh. Hindi na ho ako nagbablog nun. Nung panahon na yan. Kaya lang dahil nga sa gusto kong makatulong sa alam kong kaparaanan, sa munting kaparaan ng alam ko para maibigay ko yung pagsuporta sa Pangulo dahil naniniwala ako na mas mabuti na ang manalo ay si Pangulong Bongbong Marcos kaysa mapunta sa Dilawan. Diba? Yun ay hindi ko ho ano yan sinusumbat kay Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin ko, yan ay kusang loob ko. Yan ay dala ng aking konsensya at ng paniniwala. Kaya minsan na nabubwisit din ako, may mga ano, iba dyan yung mga kapatid natin dahil daw sa kanila. Ha? Yung iba naman dyan, may paiyak-iyak pa. Anong napating na yan? Diyos ko po! Tigilan nyo na yan. Oo, wala tayong ibang dapat gawin, mga boss. Oo. Ha? Kundi patuloy nating suportahan. Kaysa makadagdag pa tayo, kaysa makatulong pa tayo na madagdagan ang problema ng bansa, ng ating Pangulo at ng mga nanunungkulan sa gobyerno, maigi na lang na sumuporta tayo tuloy-tuloy lang hanggang matapos. At kung ayaw nyo na, kung kayo'y dismayado,
sa pagsuporta nyo. Marami kasi dyan, mga nagsasalita. Nangaano daw, ha? Mga, ha? Nagsisisi daw sila. Wala nang panahon para magsisi. Tanggapin natin yan dahil ginusto natin yan eh. Diba? Yakapin na lang natin mga kababayan. Anong dapat na pagyakap? Patuloy na suportahan. Patuloy na ating ibigay ng 100% yung ating mga dating binibigay, yung ating sinasabi. Naririnig ko na ang aking suporta kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Huwag na natin paguhin yun. Huwag na tayong mag-iba ng pananaw. Batikusin natin ang dapat batikusin. Walang problema doon. Pero ang pinakamahalaga ay nandoon at hindi mawala yung tiwala natin sa ating hinalal, 'di ba? Sa ating pangulo. Oh, na ngayon, oh, nandoon, tahimik, hindi nagsasalita, 'di ba? Eh, siguro 'yun ang estilo niya. Tanggapin natin. 'Di ba no? Sabi ni Boss Eva Alagaw, kahit tumakbo pa as independent si PBBM, mananalo yan. Real talk, di ba? Yun na nga mga boss. Hayaan na natin. Kayo naman. Mga kapatid naman natin, yung mga sumuporta naman kay Bongbong Marcos. Tama naman si Boss Toto. Siguro naman. Kaya kayo sumuporta kasi nag-aantay kayo ng ng kapalit eh. Hindi ho yun. Alam nyo, eto yun na mga boss. Kapag ka kayo tumulong sa kapwa, babawan na lang natin. Ha? Boss Leonila, shoutout po sa lahat ng bagong dating. Babawan na lang natin. Kapag ka kayo tumulong sa kapwa, ha, Mr. Masungit Vlog, at pag naghintay kayo ng kapalit sa pagtulong ninyo sa kapwa ninyo, mga boss, hindi ho kayo totoong tumulong. Oo, hindi ho kayo totoong tumulong. Kundi, kayo ay maaaring pwede nating tawagin kayo nagninegosyo dahil nag-invest kayo ng pagtulong ninyo at nag-aantay kayo ng kita. Diba? Lagi nyo pong tatandaan yan. Pag tumulong po tayo, kahit sa anong paraan, kahit sa anong sitwasyon na pagtulong natin, tulad ng pagboto, tulad ng pagbibigay natin sa mga kakilala natin, kaibigan natin, pag tumulong po tayo, huwag na po kayong maghintay ng kapalit. Ang mahalaga, nakatulong po tayo. Kasi pagka kayo naghihintay ng kapalit, malamang nagninegosyo na kayo. Di ba? Naghihintay na kayo ng tubo. Oh, di ba? Sana naman mga boss na. Sana naman. Sana naman kahit papaano meron akong nasabing pwede kayong makapulot ng konting pwedeng magamit sa inyong pang-araw-araw na buhay, di ba? Sabi ni Ray McWilly. Oh, tama, tahimik, hindi nagsasalita dahil lang sa nagsasalita. Ayaw ko lang po bossing ang droga. Totoo naman. Eh marami namang nahuhuli diyan, ha? Oh, na kay Norman Mangusin ng Gold. Oh. Ay nako. Naku, ang haba na pala ng oras natin, ano? Oh, muli. Maraming salamat po sa inyong paikinig, pagsama ngayong gabi, ngayong umaga. Opo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-like, share, and subscribe naman dito sa aking channel, bilang suporta naman. Bilang suporta. At sana, yung pagsuporta nyo na pag-subscribe, pag-like, pag-share, huwag na kayong maghanap ng kapaleta. Ang maaaring maibigay ko sa inyo, yung makasama nyo ako. Oo. Hindi man madalas,
Oh, tingin ko naman magiging masaya tayo. 'Di ba, Boss DJ Byron? Muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sabi ni Boss Wilfred, dalas-dalasan daw. Eh kaya lang nga, oh, lagi niyong isi-share, ha? Lagi niyong ilalike para madalas. Maraming salamat po.